operating room eh. Operahan na po siya. Buril po siya sa ulo. Kapag may nangyaring masama kay Dax, matutuwa si Moira. Kasi tagumpay ang mga plano niya. Si Ma'am Moira? Pero hindi ko kaya gawin yung binibintang mo sa akin. At kahit ano pa yung mommy ko, I'm still a doctor. And I still abide sa sinumpaan kong Hippocratic Oath. Sa pagkakaalam ko, isang oath lang ang sinumpaan mo. At yon ang loyalty sa nanay mong kriminal. And that's what you call the hypocrite oath. Ikaw nung superhero sa mata ni Lineth. Pero kahit na inaligtas mo siya, wala kang karapatang hawak-hawakan mong asawa ko. Walang ibig sabihin yun, Carlos. Dahil alam ko, wala akong ginawang masama. Pero kung bitiwala ka sa asawa mo, hindi ka dapat nagkakaganyan. Is that what you really want? Ha? Yung masira yung buhay ko? Yung pumatay ako? Anong pumatay? Sino papatayin niya? Si Dax? May nakapagsabi sa amin mula sa kulungan na pakana lahat ng nanay mo yan. So nag-uusap pa rin kayo. Dito na yung mami ko pa rin siya. I will not let her do more harm. Kaya nga pinahuli ko siya sa inyo sa Japan eh. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo, Suri. Dahil sa oras na tumulong ka sa nanay mo sa kahit na anong paraan, para ka na rin kakumtsaga sa nangyari sa lobby mo. Doc. Kitang umaga, Doc! Ang gulo niyo. Nakasabay ko itong dalawang taon nung papasok ako dito. Kumusta ka na? Nung nabalitaan ko na na-aksidente ka, nagmadali agad ako umuwi from my exhibit sa Iloilo para lang bisitahin ka. Tus, alam mo, Ari, dapat di ka na bumalik eh. Adok, alam mo, sa totoo lang, hindi talaga ako nakapag-focus dun sa midterms exam po kasi inaalala kita eh. Buti na lang, sila Nurse Evan tsaka Nurse Karen, sinabihan ako na okay ka na daw. Kaya ayun, bago ako pumunta dito, ano, pumunta ako sa grocery para ibili ka ng paborito ko. Sa'yo yan. Thank you. Gusto mo yan. Eh, hindi naman natin alam kung pwede sa kanya yan eh. Anong pake mo? Eh, basta paborito niya yan, binili ko para sa kanya. Masyadong matamis yan. Baka hindi pa pwede sa kanya yan. Eh, paborito niya nga yan eh, di ba? Alam niyo ang gulo niyo. Thank you, Regan. Palagin mo lang dyan, please. Ah, sige. Dito. Bulaklak. Doc, sinong nagbigay sa'yo ng bulaklak? Oo nga. Kanino galing yan? Oo nga. Kanino galing yan? May bago ka manliligaw? Si Miko ba nagbigay yan? Tito Michael. Good morning po. Sir Michael. Oh, Regan. Nandito ka pala. Sir Michael, may nagdala po ng bulaklak kay Dukanan. May bago yata siyang manliligaw. Halin. Ito po. Ano? Parang mabango pa naman. Parang kakabigay lang. Oh. Alam mo, pag nalaman ko kung sino nagbigay niyan, gugulpihin ko talaga yan. Ikaw? Ah, ako, sasakalin ko. Ganyan, oh. Pompiangin ko. Ah, ikaw na dyan. Ako sa likod. Oo! Oh, oh. Pompiangin ko. Ganyan, oh. Mm. Nang mabingi. Kahit sino pa yan. Talaga? Gugulpihin niyo? Oo. Oh. Malakas ka sa akin, eh. Ano ba yun? Paano? Pati niya? Ganun, oh. Pompiang, oh. Oh. Grabe. Ako sa harap. Talaga? Oo, sir! Tulungan niyo na po kami. Gusto niyo ba? May problema ba kayo? Ako nagbigay ng bulaklak na yun. Kaya pala ang bango! Fresh na fresh! Hoy, hoy, hoy. Kayong dalawa, makinig kayo. Bago kayo dumating sa buhay ni Annalyn, ako ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya, ha? May problema ba kayo? Ano, popompiangin niyo ako? Google Pay niyo ako? Nagkakaintindihan ba tayo? Ano yung sabi niyo? Lineth, I'm sorry for putting my niece's life in danger. Kung hindi ko siguro sinabi kay Annalyn na sundang ka, baka hindi pa napahamak yung pamangking ko. Ma'am Giselle, wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po kailangan mag-sorry sa akin. Ang may kasalanan dito, si Moira. Dahil sa kagustuhan niya na mapatay itong si Dax. Yan, napahamak patuloy si Annalyn.
inisip ko pa paano kung siya yung nabaril. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kay Moira. Baka mamaya mapatay ko pa siya. I understand. Pero for sure si Moira ang nagpautos nun. But what I don't understand is how can she do it? Unless meron siyang connection sa loob. Ang sabi sa akin ni Chang Susan, may nagsabi daw sa kanya nakasamahan ni Moira sa kulungan na siya daw mismo ang nag-utos mo. You know what, Lineth? I'm uneasy na nakakagalaw pa rin si Moira even if she's in jail. What if ikaw ang isunod niya? Or me? Ako, Ma'am Giselle, huwag po kayong matakot. Kasi yan ang gusto niyang maramdaman natin. Isipin niyo ha, siya tong nakakulong. Tayo malaya tayo, nasa labas tayo. Kaya dapat siya ang matakot, hindi tayo. Yeah, sabagay, you're right. Yeah, we should show her that we have the upper hand. Diba? Ano po ibig sabihin? Well, siya ang unang nanggulo. Siya ang unang nambulabo. Pwes ibabalik lang natin sa kanya yun. And I'm gonna make her taste the best dish in town. And that is karma. Josa, oh, ibigay mo itong niluto kong adobo kay Annalyn, ha? Nakakasiguro ako. Sawang-sawa na yun doon sa pagkain sa Apex. Chang, makareact naman kayo. Kala niyo isang buwan na na-confine si Annalyn doon sa ospital. Isang araw pa lang, oh. Huwag mo kayong mag-alala. Bibigay ko sa kanya. At huwag mong kakainan yan, ha? Kilala kita. Oh, Chang, akong bahala. Bibigay ko to kay Annalyn, tsaka tutulungan ko siya. Promise. Eh, kundi nga lamang ba? May pinapagawa sa akin si Ma'am Giselle. Eh, sasama talaga ako sa iyo, eh. Ako ang bala nito, Chang. Bibigyan ko ito kaya na rin, tsaka tutulungan ko siya dito. Ang bango. Ah, Chang, Josa. Ay. Pwede ba kayo makausap? Bakit si RJ ang naisip niyong tawagan instead of me? Saan nangyari kahapon? Ay, Doc. Hindi totoo yan. Ikaw ang una naming tinatawagan. Kanya lang hindi ka sumasagot eh. Mukhang meron kang inooperahan. Doc Carlos, pasensya na ho kayo ha. Pero kasi ho talagang tinatawagan ho namin kayo. Kaya lang ho hindi ho kayo sumasagot. At saka ho nasanay na ho kasi kami na sa tuwing may mangyayari kay Annalyn, si Doc RJ ho talagang tinatawagan namin. So iniisip nyo pa rin na pamilya sila? Doc, hindi naman ho sa ganun ho yun. Pero talaga naman ho tinatawagan ho namin kayo kahapon, hindi ho kayo sumasagot eh. Pasensya na. I'll be frank with you. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyo. Carlos, may problema ba? Pare. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ako ang asawa ni Lineth. At kung meron mong unang dapat makaalam sa nangyari sa asawa ko o kay Annalyn, ako yun. Ako pa rin ang asawa ni Lineth. At ako pa rin tumatayo yung ama kay Annalyn. Hanggat nandito siya sa poder ko, pamilya kami. Diyos, ano yun? Paano mo naman nasabi na nasanay kang si RJ una mong tinatawagan kapag may problema kay Annalyn? Siya ang asawa eh. Siya ang tatay-tataya ni Annalyn. Siyempre magtatampo yun. Ano ka ba, Michael? Eh di ba yun naman talaga yung totoo? At saka, mas gusto ko si Doc RJ kesa dyan sa Doc Carlos na yan. So, huwag mo na ipilit yung gusto mo. Si Carlos ang asawa ni Lynette. Tanggapin na natin yun. Carlos, sumugot ka na bilis! Thank you.
Hello? Hello, Carlos. Si Moira to. Oh, bakit? Hingi pa sana ako ng pera eh. Pampatumba kay Dax. 20 mil lang. Wala na akong perang ibibigay sa'yo. Inabutan kita ng pera through Attorney Constantino para may protection ka dyan. Pero anong ginawa mo? Kumuha ka ng hitman. Kaya hindi na ako papayag sa mga plano mo. Hintik ka. Nandun si Lynette nung pinatira mo si Dax. Sana nga na baril na rin si Lynette para natuluyan. Subukan mo. Oras na may mangyari kay Lynette dahil sa'yo. Ako mismong papatay sa'yo. Tandaan mo yan. Tigilan mo nga ako sa nakakasok ang pagmamahal mo kay Lynette. At tigilan mo na rin pagtawag-tawag mo sa'kin. Kumuha na ako ng abogado para sa'yo. I think that's enough. At wala na akong perang ibibigay pa sa'yo. Carlos! Magugulatin ka na. Are you okay? I'm sure you're not. Ikaw ba naman merong nanay na kriminal? I can't blame you for acting that way. Pwede ba? Leave me alone. And I guess, madadagdagan pa yung stress mo. Kasi darating na dito si Annalyn sa Apex. The best Tanyag will be having her grand comeback. Eh paano naman yung feeling better na Tanyag? Magiging better na ba? Alam mo, wala akong pakialam kung bumalik dito si Annalyn sa Apex. I mean, we're okay. And I'm fine with that idea. Alam mo, may mga mas importanteng bagay akong dapat intindihin. Kasi dun sa stupid comeback mo. Like what? Like the patient in the ICU? Hello, is this Mr. Fajardo from the security office? Yes, this is Justin Refuerzo. May kailangan lang akong CCTV footage sa parking lot. Kailangan ko siya ASAP. Alright, sige, thank you. Okay. Talaga, Doc? We discharged ka na? Eh, kayang-kaya ko naman to. The please lang to eh. Inaantay ko lang yung mga papers para mag-discharge na talaga. Eh, ikaw, kamusta? Ay, Doc, may surprise nga pala ako sa'yo. Ano to? Sa tingnan mo na lang. Oo, sige. Talaga? Dislister ka? Proud ka naman, Regan. Isipin mo, dating janitor, ngayon, Dean's Lister na. Salamat, Luca. Alam mo, isa ka sa mga inspirasyon ko para pagbutihan ko pa sa pag-aaral. Kaya, ano, labas naman tayo, ililibre na kita, oh. Dean's Lister ako, eh. Para hindi ka na laging wiper stick. Ha? Proud na proud talaga ako sa'yo. Dati, sa Apex lang tayo, janitor ka. Tapos ngayon, Dean's Lister ka na. Dati nga, ayaw mo nagbabasa ng libro eh. Ngayon, matitinding libro na yung binabasa mo. Eh, wala yun. Mahirap pero kinakaya.
Susuka, pero hindi susuko. Hindi talaga imposible na maabot mo yung mga pangarap po, no? Basta magsumikap ka. At ito, grabe, oh! Yung ngiti niya, nakiyabang, eh! Hindi, ah! Yung sister na yan, eh! Nakaka-proud. Yung sister! Uy, naman! Para sa atas. Hello! Uy! Saan pala kayo? Did we miss something? Oo! Tingnan niyo, ah! Yung sister si Regal! O, kaya niyo yun? Kaya! Wala yun! This sister lang inabot, eh! Palakpakan naman natin siya! Okay? O ano? Ready na ba kayo? Kanina pa, ma'am. Good! Ma'am Giselle, kinakabahan po ako. Tama po ba itong gagawin natin? Baka po kasi mapahamak tayo. Don't worry, Lyneth. I got it covered. Akong bahala. Aling Susan, yung pinahanda ko sa inyo. Nako. Handang-handa na ang epektos. Very good. Ha. Tara na, bisitahin na natin si Moira. Let's go! Let's go! Para sa'yo ito. Oh, thank you! Doc. Flowers. Thank you. Annalyn. Steve! Naliligaw ba sa itong tatlong to? Oo! No. Hindi. Just yung mga kaibigan ko lang sila. Actually, napadaan lang ako dito, Doc Annalyn, kasi may tatanong lang ako tungkol kay Zoe. Ano yun? By the way, may boyfriend ba si Zoe? Huh? Kasi nakita ko siya last time sa parking lot. May kausap siyang lalaki and parang nag-aaway sila. And he looks familiar. Ito. Nakuha ko tong video na to sa CCTV footage. Si Dax to ah! Magkakilala sila ni Zoe? Asan si Zoe? Kailangan ko siya makausap. Doc Annalyn, don't stress about it. Huwag mo munang kausapin ang puntahan si Zoe. Hindi pwede. Kailangan ko malaman yung totoo. Huwag niyo akong susundan. O, pasok, pasok! Huwag na mag-inarte, diretso lang. Banyag naman eh. Diretso lang. Kayo ang bisita ko? Ay naku, wala akong panahon. Hoy, hoy, saan ka pupunta? Ha? Upo ka dyan. Upo dyan. Umayos ka, huwag kang mag-inarte. Mga madam, iwan ko na po ah. Akong bahala sa'yo. Salamat. Hindi ko alam kung maiinis ako at kayo mga bisita ko o matutuwa naman ako dahil nag-exert pa kayo ng effort talaga para puntahan lang ako dito. Pwede ba, Moira? Tumigil ka na. Alam ko ikaw ang nagtangka sa buhay ni Dax. Nadamay pa nga si Annalyn eh. Kaya pwede ba umamin ka na dahil gusto mo kaming dalawa ni Annalyn mamatay na rin? That is for you to find out. Oy, may pag-guessing game pa! Funny! The nerve, Moira. Nakakulong ka na nga't lahat, ang lakas pa rin ang loob mo. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Yung kapit mo sa impyerno? Pinagmamalaki ko yung kapit ko sa pera, kapit ko sa tao at sa mga pagkakataon para mapabagsak kayo! Kaya matakot na kayo! Hindi kami natatakot sa'yo. In fact, meron pa nga kaming pasalubong sa'yo. Changsu? Muriatic acid is coming! Zoe! Bakit kinakausap mo si Dax? Ha? Ano sinasabi mo? May nakakita sa inyo sa parking lot. Magkausap daw kayo ni Dax at hindi lang magkausap. Nag-aaway daw kayo.
At sino naman nagsabi sa'yo? Yung babaeng yan? Annalyn, naniniwala ka? Alam mo namang hit na hit ako ng babaeng yan, di ba? So gagawa at gagawa ng kwento yan about me. Ah, talaga? Then, how can you explain this? Ngayon mo paliwanag ka sa akin. Bakit kayo magkausap ni Dax ilang oras bago siya mabaril? Ano? Sumagot ka! Matagal na ba kayo magkakilala ni Dax? Hindi. Zoe, come on. We're not that stupid. Kitang-kita naman na nag-aaway kayo. Paano masasabing hindi kayo magkakilala? Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mong ma-implicate ako sa mga ginawa ng lalaking yan? Zoe, pwede ba? Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Matagal na ba kayo magkakilala ni Dax? Okay, fine. I know him because I already saw him sa presinto nung sinama ko ni Tita Giselle habang iniimbestigahan pa siya. Pero I don't know him personally. At yung CCTV na yan, sinugod niya ako. Tinakot niya ako. Kasi alam niya na anak ako ni Mommy. Totoo yan. At ikaw, Annalyn, ha? Hindi ko gusto yung tono ng pagtatanong mo sa akin. Ano, na-brainwash ka na ng babaeng yan? Gusto ko lang malinawan, Zoe. At hindi mo ako masisisi kasi muntikan na kaming mapahamak ni nanay na dahil sa lalaking yan. Alam mo, pasalamat ka na lang. Walang audio tong video na to. Hindi namin malalaman kung anong pinag-usapan nyo. Napaka-epal mo! Alam mo, Zoe, pwede kang makalusot ngayon. Pero once magising yung lalaking yan, kabahan ka na. Dahil ikaw ang susunod dyan sa mommy mo. Ang laki-laki mong tao, pero napaka-chismosa mo. Diyan na nga kayo. Hello, madam. Gusto kong turuan mo ng leksyon yung Moirang yan. Ipadadala ko ang pera sa'yo kaagad. I love it! Oras talaga makalabas ako dito. Si Lynette at si Giselle naman ang paglalaroan ko. Moira, mas mabuti pa pagdasal na lang natin sila. Diba nga ang sabi, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi. Pwede ko po bang madalo yung mami ko? Si Moira Tanyag po. Hi, Zoe. Anong ginagawa mo dito? May aso lang naman na gusto kong maparusahan. Anong ginagawa mo kay Mami? Dang, ano pong malalaroin natin? Babatuhin nyo ng bola si Moira. Oh! Ngayon, pag tinamaan nyo siya, may premyo. Yeah! Yeah!